Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sabbath. Siguro isang situation lang po yung i-share ko muna ngayon. Kung i-share ko lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, like nag-suicide ako, may depression ako, may general anxiety disorder and panic disorder ako. So hindi po tayo matatapos. Yung uunahin ko po ay itong recent na nangyari sa akin. Last was 2021. Sa hapon, may nangyari sa akin. Biglang nanghina yung pakiramdam ko. Biglang napagod akong bigla na walang dahilan. So pagkagabihan, nanginginig ako. Nilalagnat ako, nahihilo ako, inuubo. Bigla na lang, bakit ano nangyari sa akin? So pagka September 1, doon na nag-start ng bilang, hindi na ako nakapasok. Nawala yung panlasa ko, pang-amoy ko. Sabi ko, God, anong nangyari? Ito na ba yung COVID? Ito na ba yun? Ano ba nangyari sa akin? Ba't ako nahihilo na ganito? Nataranta na ako noon. Sabi ko, la, baka ito na yun. Hindi na ako mapakali. Ayoko rin magpa-check up. Ayoko din pumunta ng ospital. Una, kasi nga takot akong ma-quarantine. Takot din akong ma... Alam mo, kasi hindi ako comfortable pagdating sa ospital talaga. Ayun, ayaw ko talaga. Ako ng gamot. Walang nangyari. Dumaan ang mga ilang araw, 6 araw, ganun pa din yung nararamdaman ko. Pagka 6 na araw, September 6, 2000, pumunta na ako ng clinic. Kasi ayoko talagang pumunta sa ospital. Kasi ang alam ko na mangyayari doon, ako na lang mag-isa doon, ika-quarantine ako. Iniisip ko, baka patayin ako doon. Iniisip ko, baka kung ano mangyari doon, baka matatapos yung buhay ko doon pag doon ako mag-stay. Pumunta ako sa clinic, nagpa-check up ako. Ang sabi ko, ano ba nangyari sa akin, Dok? Tulong naman. Pero bago ang lahat, nag-text na ako kay ano doon, kay Dr. Noel Van Bartolome, isang Seventh-day Adventist doctor dyan sa sanitarium. Sabi ko, Dok, tulong naman. Binigyan niya ako ng, niresetaan niya ako ng CERC, 24 milligram. Niresetaan niya ako ng pantulok para dito sa sikmura ako kasi nga yung acid ko din. Kasi every time na iinom ako ng CERC, yung sikmura ko, hindi naman may COVID po na tira-tira. Kasi kung iinom ako ng CERC, yung sikmura ko, sumasakit, hindi ako makatayo. So ayun, umiinom ako ng CERC tsaka Decodid. Yun yung mga iniinom ko ng mga past 6 days. Tapos ito, nagpa-check up na ako. Aking BP noon, 80 over 60. Bakit ganun? Hindi naman ako anemic. Wala naman akong anemia. Bakit ganun ang nangyari sa akin? Pero hindi naman ako nahirapan. Sa awa ng Diyos, hindi ako nahirapan huminga. Kasi yun yung pinakadelikado dun sa lahat. Nilisitaan ako ng 3 antibiotic, isang zinc. Sabi ng doktor, magpa CBC tsaka yung x-ray. Kung inano ako ng stethoscope niya, hinga ka ng malalim. Hindi ako makahinga ng malalim. Sumasakit yung dibdib ko, yung lungs ko sumasakit, sobrang sakit ng likod ko nung time na yon. Kaya sabi niya, nagpa-swab ka na ba? Hindi pa po, Dok. Kaya sabi niya, sige, magpa-CBC ka muna doon sa kabilang room. Kaso wala daw yung technician nang gumagawa ng walang technician para doon sa x-ray. So ginawa sa akin yung CBC lang. Yung mga after 3 hours, naghintay ako doon, lumabas yung result. CBC, normal lang naman lahat. Paano nangyaring 80 over 60 yung blood pressure ko? So ayun, binili ko na lahat ng gamot, umuwi ako sa bahay, umuwi ako dito sa bahay, uminom na ako ng gamot. Palipas yung mga ilang araw, ganun pa rin yung naramdaman ko, nahihilo pa din ako. Yung ubo ko nandito pa rin, yung panlasa ko pang amoy wala. Alam ko sa sarili ko ng COVID na yun. Alam ko na yun. Ayaw ko lang talagang magpa-check up, ayaw kong pumunta mag-paswab, ayaw ko lang talaga. Kasi ayaw kong malalaman ko yung katotohanan. Nadapuan na ako nga ng virus na yun. Sabi ni Ate Ann, sama ko sa Visayan Adventist Church, kailangan mo magpa-swab. Kailangan mo ma-isolate. Ayaw ko nga nun. So hindi ko ginawa yung gusto niya. Napapraning na ako nung time na yun. Lahat ng mga Seventh-day Adventist, piniin ko na i-pray nyo ako, mga kaibigan ko. Si Pastor Doble, Denison Doble, si Pastor Jonel Peren ng Hope Channel South Philippines. Pini-EM ko, tinawagan nila ako. Si Pastor Shel Magar, Pina Floor. Pini-EM ko, tinawagan ako, pinag-pray ako. Yung prayer talaga na nakapagpaiyak sa akin. Sabi ni Pastor,
tennis on doble. Ang sabi ni Pastor Doble sa prayer niya, Panginoon, bata pa po ito si Miss Pagasian. Bigyan niyo pa po siya ng mahabang buhay. Pagalingin niyo na po siya. Ibalik niyo na po ang kanyang kalusugan. Iyak ako na iyak ng time na yon. Kasi parang nagmamakaawa ako. Sabi ko, Panginoon, parang awa mo na. Sabi ni Pastor Doble, claim it. Ang miracle, mangyayari ngayon, gagaling ka. Lakas ng loob ko, no? Pero ano pa yon? Pang seventh day, ikiusap talaga ako nung time na yon. May nag-send sa akin, isang kaibigan din. Pagkang mayang humingi ng tulong sa Panginoon, tapos nag-send siya ng verse. Sabi dito sa Exodus 15:26, ito yung sinensap ng friend ko. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on any of the disease I brought the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Doon ako na medyo nasaktan. Kasi ito, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes. Sabi ko, ang dami ko pala talagang kasalanan. Nabaliw ako sa TikTok. Sayaw ako ng sayaw. Pero nabaliw ako sa Mobile Legends ng online gaming. Nagmumura ako. Sabi ko, Panginoon, patawad. Madami akong utang na loob at kasalanan sa inyo. God, I promise, pagalingin mo lang ako. Magbabago na po ako. Patawad kung kailangan pang humantong sa ganito para baguhin ko yung sarili ko. Sobrang nasaktan ako nun. Sobrang konsensya ako. Sinaalala ko ng pagbautismo sa akin kay Pastor Daniel Smith. Ang sabi nun sa akin ng pagbautismo, maging faithful ka kay God, ha? Yun talaga yung tumatak sa utak ko. Pero ang ginawa ko, pasaway ako. Naging makasalanan ako. Pero nandyan pa din yung mga kaibigan ko. Kasi simula nung pagka-lockdown talaga, March 15, 2020, hindi na tayo nakapagsimba nung time na yun, di ba? Mula nun, wala nang simba-simba. Online sa Hope Channel South Philippines, parang kulang eh. Kulang talaga. Matempt ka talaga na gumawa ng mga ibang bagay na ilabag talaga sa Diyos. Nung mga time na yun, na pagka-lockdown, hospital pa yung mama ko, sagsagan ng virus. Hanggang sa umabot ako sa punto na, kasi saan ba ako hagilap ng 8,000 weekly para doon sa dialysis ng mama ko. Hanggang sa naawa siguro yung Panginoon sa akin, mga time na yun, na siguro hindi ko na kaya. Binawian na lang niya ng buhay yung mama ko. Pero hindi ako nag-alala nun. Sabi ko, mabubuhay ang nanay ko. Kasi ang laki ng tiwala ko eh. Trust ko talaga, hindi ako nag-alala talaga nun eh. Yung trust ko kay God na mabubuhay yung mama ko. Pero hindi ko inaasahan na isang araw. Anong nangyari dun sa trust ko? Sabi kasi, huwag kang mag-alala, anak. Sa bawat oras ng buhay mo. Sobrang sakit nun. Sabi ko, God, bakit ganun? Ang laki ng tiwala ko sa'yo nun. Laki ng tiwala ko, bakit mo pinatay yung mama ko? Bakit mo binawi yung buhay niya? Pero ganun pala talaga. Awa na rin ako sa mama ko, kaya na-release ko, sige, okay lang yan. Kasi siguro, pagod na rin yung mama ko. Hindi makahinga, nahirap ang huminga. Until now, mag-one year na lang, hindi pa rin ako nakauwi. Dahil sa COVID na to, mag-one year na siyang patay ngayong October 19. So, balik tayo dun sa pagka-COVID ko. September 11, ang 11 days ko. September 11, pagkatapos ng Sabbath, minum ko ng gamot, dasal ako. Panginoon, mamabaawa ako sa iyo, nakikipag-usap ako, pagalingin niyo na po ako. Ibigay niyo po sa akin yung Jeremiah 30 verse 17. Ibalik mo yung restore mo na yung health ko. Paramdam mo naman sa akin, God, yung pagmamahal mo, kahit konti lang. Gusto ko na kong bumalik sa trabaho. Nakikiusap ko, God. Wala ho ako ibang malapitan. Wala ho akong ibang makapitan. Wala ho itong ibang hindi na lang, God. Ikaw at ikaw lang, grabe ba? Tingin ko naman yung mga panlangin, God. Kahit minsan lang. Luha mo na nga yung mama ko. Hindi mo nga ako pinagbigyan ng
time na yun. Sana ganito, pagbigyan mo naman ako. Gusto ko pa po ng mahabang buhay. Marami pa po ang pangarap. Gusto ko kasama yung pamilya ko ng matagal. Nakikiusap ko ko. Miss na miss ko na yung pamilya ko. Yung tatay ko, kapatid ko. Sila lang doon. Ngayon wala na si nanay. Nakikiusap ko ako. Pagalingin nyo na po ako. May promise yan. Bumabago na ako. Hindi na ako magsasayaw-sayaw sa TikTok. Pinapukasan, mga kapatid. Wala yung diarrhea ko, nawala yung lagnat ko, yung hilo ko. Pero yung panlasa ko hanggang ngayon, hindi pa rin nabalik. Okay lang, ayos lang. At least, hindi na ako nahihilo. Sabi ko, tawarin mo ako, God, ha? Kailangan ko pang mag-COVID para lang mabuhin yung sarili ko. Sabi talaga minsan, mako-question mo talaga yung Panginoon. Alam natin sa sarili natin na tama yun. Alam mo yung nakakahiya, nakakahiya talaga kay God. Lagi mo siya kune-question. Hingi ka nang hingi ng gusto mo, demand ka nang demand ng gusto mo, tapos nagagalit ka pag hindi sinusunod. Hindi mo iniisip na hindi mo rin pala sinusunod yung gusto niya. Kaya na-realize ko, hindi ko control lahat. Pagkawala ng mama ko, hindi ko control yun. Hindi ko hawak yung buhay na yun. Itong nangyari sa akin, hindi ko makontrol. Gusto ko humaling agad ako. Gusto ko ngayon, ura-ura mismo, gagaling ako. Kasi siyempre, isipin mo naman yung 11 days, 12 days, 15, 16 days. Nagkakasakit ka, nahihilo ka, wala kang kain. Wala kang ganang kumain, as in, hindi talaga biro yung COVID. Kaya na-realize ko, when the battle is too big for you, it doesn't belong to you. Kapag ang battle ay sobrang laki na, para sa'yo. Out of control mo na siya, lalo na yung sakit. Yung COVID, I want you to understand, it's not for you to fight it. It's God's fight. It's God's battle. Wala kang ibang gawin, kundi dasal. All you have to do is not to be afraid. All you have to do is not to be discouraged. All you have to do is just to stand your position because God is about to fight for you. God kasi ina-allow niya talaga lahat. Ina-allow niya lang problema, sobrang sakit. Kulang na lang ibagsak sa iyo yung langit. Pero bakit nga ba ganun? Bakit nga ba? Kasi alam ng Diyos, anak, kaya mo to, ipapasa mo to. Pero bakit nga ba kailangan pang testingin? Bakit nga ba kailangan pa tayong testingin? Alam niyo ba kung bakit? Kapagkat ang mga test ay para lang sa mga makapagkakatiwalaan. So, ikaw, pag ikaw pa walang test, hindi ka makapagkakatiwalaan. Sa mundo, pag ikaw ay tinest, para malaman kung bobo ka o matalino, kay God, sa Panginoon, sa Diyos, kaya ka tinest. Dahil alam ni God na matalino ka. Ito yung maganda kay God. Kung hindi mo kayang ipasa, sabi ng 1 Corinthians 10:13, tayo daw po ay natutukso at tumadaan sa pagsubok. Pero pag hindi mo na alam kung saan lalabas, Panginoon ay magpupubayad ng pinto palabas. Ganon kabuti ang Diyos. Kung sa palagay mo hindi ka papasa, gagawin ng Diyos, magbubukas siya ng pinto para ka pumasa. Ganon kabuti ang Diyos, mga kapatid. Ramdaman ko yung pagmamahal na binigay niya sa akin. Inagaling niya ako. Lahat ng dagok sa buhay ko may pinto. Lagi akong pumapasa dahil alam niyang matalino ako, alam niyang matapang ako. Eh, lagi niya akong ginaganito. Sabi ko, bakit, God? Bakit ako na lang lagi? Ganito na lang ba yung buhay ko? Dito sa mundo? Lagi mo na lang akong sasaktan? Yun ang lagi kong kini-question sa kanya. Pero hiyang-hiya ako sa sarili ko. Dahil alam ko sa sarili ko na kaya hindi tinutupad lahat ng mga inihiling ko sa kanya. Dahil hindi ko din pad yung mga gusto niya. Habang maaga pa, kailangan nating baguhin ang sarili natin hanggat hindi pa siya bumaba. Hanggat may oras, hanggat may panahon. Do good things habang hindi pa siya bumaba. Yan lang po. Happy Sabbath sa inyong lahat.